Si San Pedro Bautista ay isang Franciscano misyonero na galing sa Espanya. Siya ay ipinanak sa San Esteban del Valle noong ika-29 ng Hunyo, isang 1542. At sa edad na 23, siya ay pumasok sa buhay religyoso ng kabilang sa mga Alcantarino, isang reform movement ng mga Pransiskano na kung saan ay mamuhay ng istriktong pag-obserba ng karukhaan ayon sa paruntunan ng buhay ni San Francisco. Medyo bata-bata pa siya, no? 42 taon pa lamang siya noon. At sa ganitong kanyang edad, marami siyang nagawang mga masabi nating kontribusyon sa paglago ng pananampalataya ng ating bansa, no? Unang-una ay dahil nakita niya yung hilig ng mga Pilipino sa musika, ay talagang kailan yung pag-awit sa pagsamba. At dito makikita natin din hindi lang sa awit kundi ganoon din sa kalusugan ng ating mga kapwa Pilipino, dahil siya rin ay nagsaliksik dahil sa kagaya ng ating mga batis sa Laguna, no? Yung sinasabi natin ngayon, Los Baños, dahil yung maiinit na batis ay meron siyang health benefits. At dito nagtatakin siya ng ospital. No? At hindi rin sa kalusugan lamang, kundi sa dignidad o paglago ng isang tao, no? Itong pag-aaral, no? So, nagtatagdin siya ng eskwelahan. At kasama ng kapwa Praile, ito ay natatag ang tatagang isang paralan sa Manila, sa Intramuros, no? Colegio de Santa Potenciana. At kinatigan din niya yung ating mga kapwa Pilipino ng mga katutubo. At ito yung isang pinaka magandang contribution niya sa pagkiling niya sa mga katutubo sa kakapwa natin, katutubo sa Sambales, no? Mga Sambales na sila ay medyo inaabuso ng mga nasa poder ng gobyerno ng Espanya, ay kinatigan niya yung kanilang karapatan para hindi sila ganung paano. So yung pagbabayad ng buwis ay kanyang question, at nagbigay din siya ng payo sa Gobernador General ng Pilipinas. At si San Pedro Bautista, dahil siya ay isang madasalin, mapayapa, at namuha siya ng payak, ay dahil merong banta ng imperyo ng Hapon, napili siya na maging embahador ng kapayapaan para dahil yung banta na lusugin ng imperyo ng Hapon ng Pilipinas ay ipinagal siya bilang embahador ng kapayapaan. At sa ganong pagkatapos ng kanyang misyon ay nanatili siya sa Hapon para ipalaganap din ang pananampalataya sa banda ng mundo na iyon sa kanilang Hapon. At ganoon din naging successful siya. Kagaya sa Pilipinas, naging successful din siya sa Hapon. At dito yung dumami ang mga mananampalataya sa Nagasaki, no? Na kung saan dito parang naging sentro ng paglago o paglaganap ng Kristyanismo sa Hapon. Pero dahil na rin sa dala ng medyo pagsiselos ng mga katutubong mga pari sa Hapon, yung mga sinasabi natin Shintuis, ay nagawa sila ng issue laban sa mga Kristiyano, at dito nagkaroon ng persecution ng mga Kristiyano. At sa pinaka rurok ng buhay ni San Pedro Bautista ay ibinis niya ang kanyang buhay para sa pananampalataya, at dito naging martir kasama ng 25 ibang katao, no? Ilan ng mga praile, ilan ng mga sakristan,
iban ay mga laiko na Pransiskano at ilan din ay mga Jesuita. At dito sila ay naging unang mga martir sa Hapon, imperyong Hapon. At sila ay tinanghal bilang mga martir biyago ni Papa Urbano VIII ng labing-apat ng Setyembre. At ganoon din sa kadakilaan ng Diyos ay diniklara rin siyang santo ni Papa Pio Ikasyam ng ikawal ng Hunyo. Kaya ngayon, isang karangalan sa atin na binigay ng ating banal na Papa ang digdigidad sa ating simbahan na kung saan mismo si San Pedro Bautista ang ipinatag niya ang lugar nito. No? At siya mismo ang namuhay din sa lugar nito at ganoon din ang kanyang kabanalan ay makikita natin kung saan nasa buhay ng mga mananampalataya sa lugar ng San Francisco del Monte. At ito yung legacy na makikita natin na binigay ni San Pedro Bautista sa atin. Pero dapat natin makita magkaiba si San Juan Bautista asa kasi San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista ay isang tao payak na Espanyol na pumasok sa Orden ni San Francisco at naging misyonaryo sa Pilipinas at binis niyang kanyang buhay bilang religyoso, bilang martir sa Hapon sa Nagasaki noong ika-5 ng Pebrero taong 1597. Ang San Pedro Bautista ay medyo malayo-layo yung kanyang kasaysayan at ito'y nagsimula sa pamamagitan ng paghahangad ni San Pedro Bautista ng isang bahay dalanginan o bahay retiro para sa mga fraile lalo na sa paggagaling na ng kanilang misyon at kanilang gawain pastoral ay manalangin at magpapahinga. At dito sa pamanggitan ng kabutihan ng Governor General si De Vera ay binigay yung 250 hektarya ng lupa na dito tinawag na San Francisco del Monte. At noong taong 1590 ay pinasimulan ni San Pedro Bautista manatili dito, nagtayo ng kumbento at yung kapilya ng kumbento ay tinalaga sa mahal na Birhen Maria, no? Our Lady of the Angels or Our Lady of Monticelli, na kung saan ito yung sinasabi natin na Marian devotion ng mga fraile, lalo-lalo na kay San Pedro Bautista. At nung magmula yun ay sa sunod na taon ay dinala ang no visit house ng mga fraile dito sa San Francisco del Monte. At sa pag-inang mga taon ay fast forward tayo ay noong taong 1932 ng ika-11 ng Nobyembre sa pamamagitan ng Arsobispo ng Manila si Miguel Odoherty Didi ay itinatag ang parokya ni San Pedro Bautista. Siya mismo yung ginawang patron at dito ay naging ganap na isang parokya na kinuha mula sa teritoryo ng dating Caloocan at ng Rizal, probinsya ng Rizal noon. At ito yung parte ng malawak na lugar ang kanyang nasasakupan. At noong taong 1990 ay pinagdiwang ang
anibersaryo, no, ng parokya ang kanyang pagkatatag bilang isang komunidad, no, na kung saan dito rin sa loob ng simbahan na kinawa noong 1970 ay inuluklok yung statwa ni San Pedro doon sa gitna ng simbahan, at ganoon din yung mga lumang retablo doon sa lumang altar ay nilagay sa gitna sa bagong altar ng simbahan. At dito yung isang pag-aalala sa apat na daan na kung saan ang bayan ay tinatag ni San Pedro Bautista, at yung kanyang pagka bilang pagkatatag na noong 1500 na po. At pagkatapos 7 taon ay pinagdiwang din ang 400 ng kanyang pagkamartir sa Nagasaki, Hapon, na kung saan yung kasama ng 25 martir ay ipinagdiwang din ng parokya at isintan ang probinsya ng Pransiskano dito sa Pilipinas, na kung saan siya rin ang patron ng mga praile. At pagkatapos nung mga ilang taon din, nung 2001 ay naging ganap din siya ng santuario o dambana na nakatalaga sa pangalan din ni San Pedro Bautista sa pamamagitan ni Arzobispo Jaime Cardinal Sin. Kaya nga makikita natin dito yung kayamanan ng kasaysayan, at ganoon din yung kabanalan ni San Pedro Bautista ay magpanggang ngayon ay makikita at matutuhayan natin, lalo-lalo sa pamahinan ng San Pedro Bautista. At ganoon din makikita natin magpanggang ngayon yung kuweba na kung saan siya ay nanalangin kasama ng iba't ibang mga pwede sa pagpinog ng taon ay nananatili doon mismo sa ilalim ng original na altar ng simbahan. At sa susunod na taon, makikita natin na 20 taon na rin tayo isang santuario ni San Pedro Bautista. Dambana na katalaga kay San Pedro Bautista. At ganoon din, hindi lamang 20 taon na anibersaryo yung pagkatatag bilang santuario o pagkadeklara bilang santuario, kundi ideklara din ngayong taon bilang isang basilica minor na sa kanyang galing karangalan ay itinatalaga kay San Pedro Bautista bilang pagkilala ng Santo Papa sa kanyang katapatan sa pagtawag sa kanyang Diyos at kanyang pagkatapatan sa pagpapayag ng mabuting balita, hindi lamang sa ating bansa sa Pilipinas, kundi sa mga lugar na kanyang napuntaan bago siyang naglakbay mula sa Espanya, sa Mexico, dito sa atin, at saka sa Hapon, ay yung kanyang katapatan kay Kristo sa pamamagitan niyang kanyang kabanalang buhay sa pagpapayag ng Ebanghelyo ay nanatili pa rin mararamdaman at makikita sa buhay ng pamahinaan na kanyang itinatag dito sa San Francisco del Monte, na nagtataglay ng kanyang pangalan na tatawagin natin Santuario de San Pedro Bautista dito sa San Francisco del Monte. This festive occasion, we gather to witness the declaration of this Church of San Pedro Bautista as a minor basilica. The elevation of a church to the status of a minor basilica is an ecclesiastical recognition of the importance of a particular house of worship in a diocese.
minor basilicas are bestowed the honor of special affiliation to the Holy See. Thus, we could say that we have. Is becoming a minor basilica is then not only about its historical and patrimonial importance, but more than anything, it is a recognition of its special role and mission in evangelization. Being a basilica is not only an honor and a privilege, but as in the case of any honor in the church, it carries with it the obligation to service. And that is also our sharing in the martyrdom of San Pedro Bautista, to bear witness to the cross. May all who visit this church find that same solace and peace that can only come from the assurance and consolation San Pedro Bautista found in the cross of Christ. The love that heals, the love that consoles, that love which knows no bounds.